Mara Channel, mega shout out sa iyo. Paano nga ba magbalot ng ano ng bigas sa dahon ng ano dahon ng cabbage? Ganito lang. Bigas. Malakas ako yung internet dito. Mahina. Kailangan ko. Video lang ako. Para makikita ko paano. At ang ginagawa. Ano ko lang siya? Matrabaho ito. Sobrang matrabaho. Dami. Sorry. Sira kasi yung inyong dahon. Shoutout nga pala kay ano. Shoutout pala kay Bossing Banastalo. Tsaka kay Ilin Adnarim. Wow! Kay shoutout din kay Magandang Inday Badiday. At sa lahat ng buong Team Robin, Team Robin, shout out sa inyong lahat. Nakakaantok ito eh. Hindi ko na siya ayusin kasi pag iluluto ito, kakainin din naman. Ayun. Bigas, iba, yung bigas, ayan no. Kala ko may tao. Ito yung cabbage, kailangan ilagay sa freezer buo para lumambot siya. Ay, excuse me. Dumigay ako. Thanks God. Baka mahuli ako ng laga. Nagtatago. Yan. Tagal ito matapos. Abutin ako ng siyam-siyam. Tapos, susunod naman sibuyas naman ang gagawin ko. Bukas sibuyas naman. Ganito rin, babalot din yung bigas sa sibuyas.
Marami yung ano dito eh, marami yung kaiklayan sa pagluluto. Kaya kung hindi ka matyaga, kawawa ka. Hindi ka matututo, mahihirapan ka. Kailangan marunong ka at saka matyaga ka. Sira. Shoutout kay Marbit Bita Pinoy. Tsaka kay Nakmayan. Kay M's Channel pala shoutout. Tsaka syempre shoutout din kay Nini Vlogger in Sweden. Magsha-shoutout lang ako ngayon. Tsaka shoutout din kay Lapsidi. Lapsidi at tsaka kay Biyahe ni G-Boy. Shoutout. Syempre sa akin magandang kumari. At dati kong kasamahan dito sa amo ko, I see Marbik Bita, I see Maring Biang Torin Bella, guys. Support natin siya, guys. Kung hindi nyo pakadikit si Maring Biang Torin Bella. At shoutout din kay Charlotte Romero. At kay Provinciano Mananaba. Shoutout sa inyong lahat. Sisi. Tsaka kay Nit Adalim, shout out. Magsi-shout out lang tayo ngayon. Habang nagbabalot ng cabbage. Ilang minuto na ba? Wala pa akong pahinga, guys. Simula kaninang alas 6. Anong oras na ngayon? Alas 2 na. Wala pa akong pahinga. Ang dami kong ginawa kasi nagawa ko na yung isa, yung una, yung Warga Inab. Tapos ko na yun. Pang second batch na to. Eh bukas naman yung ano, bukas naman yung sibuyas. Kasi ilanaga ko pa yung sibuyas eh. Sana may pagkakataon na may pakita ko sa inyo kung paano magawa nun. Diyos ko, nininervyos ang ano ko, ang puso ko. Bukas kasi yung pintuan ko dito sa kusina. Nagapig na akong makita ng alaga ako. Sabi, no, ano ginagawa mo? O, kanina po ba tayo? Ayun, shoutout kay Kin Alindi, at saka kay Marcus Curiosity. Siyempre, kay Mitch Vlog UAE, shoutout sa you guys. Saka siyempre, sa kay ano kay Javier De Leon, shout out to you. Kanina pa ba? Nakakalimutan kasi ako yun. Shout out kay Madam Nidhi Greer, tsaka kay All About Lo, shout out sa UCC. Habang ako ay nagtatrabaho, yung bibig ko maingay din. Kasi luluto ito dahil may ano dito bisita na naman sa Friday. Kaya lahat ng iluluto ako ang gumagawa. Kasi ako lang naman ang katulong dito eh. Kaya ganyan. Kaya busy-busy ang ano katulong ngayon. Sino pa ba? Shoutout kay Pia Wambo. Ayun. Pia Wambo, kay Ivan Glare, ayun, kay Palmaida pala, shoutout sa'yo, tsaka kay, shoutout, tsaka kay ano, kay Bongbong TV, shoutout, kay Dudes TV, shoutout, kay Cleo Chabi, shoutout, yan. Pero, sige lang. Sige lang na sige. Trabaho lang ng trabaho. Ngayon ang haba o. Oh. At syempre kay Escalopit, ang haba. Ngayon, yung pagod ko, hindi ko na ano, hindi ko na napapansin kasi masaya ang aking damdamin ngayon.
Kasi wala namang dahilan para maging malungkot, di ba? Yan naman, hindi siya maganda, oh. Kailangan ayusin. Maliliit na kasi, kunti lang na ito. Akala siguro ng madam, marami ang magagawa. Ida dalawang piraso lang yung binili niyang ano. Dalawang piraso lang yung binili niyang dahon ng ano, repolyo. Kaya paano yun, di ba? Paano maging madami? Buti sana kung ganun ka, ano, paganda yung dahon ng repolyo. Konti lang. Buti sana kung nakapunta ko sa tindahan, di ba? Punta ako, bibili ako ng repolyo. Para hindi na siya magtanong, why? O, di ba? Kasi lagi sabihin niya, why? Laging ganun, why? Ang liit, oh. Ang liit-liit ng dahon niya, oh. Kaya gagawin mo lang parang kung paano. So, ayan. Init, ah. Pinatay ko yung earphone, eh. Kasi mainit din siya ng earphone. Kasi tabusan yung earphone, eh. Dito, sa labas, earphone. Kaya ang mapasok din na hangin, mainit. Malapit na ang maubos ang dahon ng repolyo. Kita niyo, ligo ako sa pawis, no? Ganito, pag hindi niyo alam, yung mga baguhan na ano nandito sa Saudi, kung ano, para magkaroon kayo ng idea, pag bumili ng repolyo yung amo nyo, kung magpapagawa sa inyo ng ganito, yung repolyo, alisin nyo yung buto, alisin nyo na sa gitna, diba? Lagay nyo sa freezer, mga dalawang araw sa loob ng freezer. Tapos ganito na siya, malambot na siya. Kasi kung ilalaga siya, hindi siya maganda, pangit. Kasi hindi siya maganda pag ibinalot mo na siya. Hindi maganda. Kasi iba matigas tapos napupunit. Kaya mas maganda, ilagay nyo sa freezer. Dati kasi nilalaga ko yung repolyo. Eh nahirapan ako kasi ano, nasisira yung dahon, napupunit. Kaya ginawa ko, nag-research ako. Naghanap-hanap ako, nanood ako sa YouTube, nanap ako sa Google kung paano. Ito, ayun, napanood ko na ilagay nga sa freezer para hindi mahirap. Kaya ito, natuto na ako. Kaya mas mabilis sa gawin. Kaya ito, malapit na maubos yung dahon ng aking repolyo. Kaya lang, konti, may bigas pa, sayang. Itira ko na lang yan para sa bukas sa sibuyas. Yan lang. Kaya lang, pag niluto na, baka mabiyak din yung bigas niya. Matatakon kasi hindi maganda. Yung pagkakabalo. Lapit na. So, yun lang guys. Ganun lang guys ha, para magkaroon kayo ng idea. Ilagay nyo sa freezer ang repolyo. Para pag pinagbalot nyo, hindi siya mapupunit. Madali na. Kasi malambot siya. Kasi pag nilalaga, malutong. Kaya napupunit. Hindi naman pwedeng ibilad. Mas lalo masira. Kaya lagay nyo sa freezer. Iyon ang technique sa paggawa ng ano. Kung paano ibalot yung tao na repolyo na hindi nasisira sa bigas.
Tsaka yung bigas, ano nyo siya, hugasan nyo mabuti yung bigas. Tapos, ibabad mo sa tubig na may asin, tsaka lemon, tsaka konting suka. Tapos, hugasan mo pa, hugasan mo ulit. After 2 hours, hugasan mo siya ulit. Tapos, mag-blender ka ng kamatis. Sabay mo yung isang Maggi. Isang kutsaritang paminta, isang kutsarang cumin powder, at saka asin. At saka ano, konting paprika. Yun ang ipanglagay mo. Tapos mag-i-blender mo, mag-blender ka ng kamatis, yun ang pambabad mo. Ibabad mo siya, i-marinate mo siya ng sa loob ng 2 oras, saka mo balutin. Pero kailangan itapon mo yung tubig na pinagbabaran mo kasi kailangan hugasan muli, di ba? Kailangan hugasan muli yung bigas kasi binabad mo siya sa suka at saka asin. Malapit na matapos kasi akit na ako sa taas. Maglalabada na lang. Yan, ganda. Ang niluto ko kasi ngayon tanghalian nila, ano, excuse machine, kaya ito, sinabay ko na rin ito eh. Lapit na matapos. Ayan, tapos na. Ito na o. Yan guys.